Hey guys, welcome back to my channel, Randy Taylor Vlog. Today guys, meron akong ituturo sa inyo na about sa machine natin na isa ito sa pinaka-importanting bagay para doon sa ating machine. Kasi kung ito ay nagkakaroon ng problema, magkakaroon din ng problema yung ating machine. Kung doon na hindi naman ito masyadong sirain, pero sa mga lalo sa mga lumang machine nangyayari talaga itong mga ganitong klase. Iyan ang ituturo ko sa inyo guys ngayon. Pero pa-subscribe muna at saka yan, pa-hit na rin ng notification bell diyan bago tayo mag-umpisa. So, yan, thank you very much. Bago tayo mag-umpisa, intro muna tayo. So guys, welcome back. Ito siya guys, ang sinasabi ko sa inyo, ito. Ito na lang yung inano ko sa inyo kasi medyo malinaw ito kasi yung isang machine natin. Kaya no, medyo malabo na siya kasi luma na siya. Ito na lang. Yung langis dito na pumupunta rito, iyan ang turo ko sa iyo, yung oil pump niya kung nasaan siya nakapwesto. Isa ito sa pinaka-importante sa ating machine para mag-circulate yung oil papunta ron. Punta rito hanggang tapos bababa naman siya rito. So ito siya, papakita ko sa inyo. Yan na. Di pa yung nakastop. Nakastop na. Di pa ba? So guys, welcome back. Ito siya yung tinuturo ko sa inyo guys. Wow naman! Ito siya. Wow! Madali na naman ito. Wow! Kung sakali nagkaroon ng problema na hindi na siya nagsisirculate papunta doon sa taas yung oil natin, ito siya ang dahilan. Minsan barado itong may strainer dito siya, oh. Yan, oh. Kaya tinuturo ko na screw. Tapos ito may mga screw dito, may mga tornillo ito siya, tatlong piraso. Tapos ito mapapansin niyo may mga tubo dyan, yan papunta dyan, yan. Tapos ito mga tila na to, wag nyo itong gugupitin, baka sabihin nyo ano ito yung dumi dito sa makina natin. Hindi, may purpose siya dyan para para nilagay siya dyan, kaya nilagay siya dyan. Tapos kung sakali man na medyo hindi umabot dito yung langis kasi napipigilan siya itong tubo na to, ito papunta rito siya. Pag napipigilan siya, hindi siya makakadaloy dito, papunta rito, dito importante ito guys kasi nagro-rotate ito, gumagalaw siya. Ito yung luluwagan nyo lang, oh. ilulus nyo lang ito. Yan. Tapos kung sakali man ano, ito rin pagka kunyari hindi nag-circulate itong tornillo na to, tatanggalin nyo lang ito, tapos tanggalin nyo, linisin yung strainer ayun. So guys, welcome back. Kanina naputol kasi. Bali, iyan lang ang dahilan niyan guys, tano. Tapos kapag paano natin ayusin, tatanggalin lang natin yung mga tornillo dito, ito sa ano. Dito. Ito. At saka ito. Tapos nililinisin lang natin yung loob pati yung strainer na itong strainer na to. Strainer to guys. Parang screen siya, strainer siya. Para kuminsan kasi ang dahilan niyan medyo barado siya doon kaya hindi marami na siyang ano yung parang natuyo, parang tumigas na ano na mga ano. Parang siguro sa dumi ng mga sinulid ganun o kaya yung mga alikabok natigas siya sa dulo, yun ang alisin nyo lang yun, tapos yun okay na uli yan. Tapos isa pa sa mga dahilan niyan, kuminsan yung langis natin kulang siya, pero meron din naman ng ano na kaya tinuro ko ito ng ganito kasi malaki ang pakinabang nito sa atin kasi lalo na kung minsan sa mga lumang machine kagaya nito na kumpleto naman, mataas naman yung oil niya pero ayaw siya umakyat doon. Ayaw siya umakyat dito, papunta rito. Yan. Papunta ron dapat yan. Kasi para siya nag-rotate na papunta rito, may tapos mayroon dito yan ang nilalangisan. Tapos babalik siya rito, papunta rito. Babalik siya dyan sa crankcase niya. Dito naman siya tutulo. Yan. Crankcase ito. Bali, ganun lang.
kung kapag ka na-experience nyo yung ganun klase, ituloy yung lilinisin nyo. Ito. Wala nang iba dyan. Hindi na natin buksan kasi okay naman ito siya. Basta at least tinuro ko lang sa inyo kung saan kayo magbubukas. Wala naman masisira dito guys eh. Kasi mga hindi naman ito electrical, mga mechanical lang ito. Kumbaga sa ano, yung parang pando sa loob, hindi naman natatanggal yun, pero lilinisin nyo lang yung paikot kasi siya ang nagdadala ngayon ng oil para gumapang dito sa hose na to. Yan, ito. Papunta rin sa taas. Ito nga pala guys, nakalimutan ko, ito pala yung, ito yung nagpaparotik sa kanya. Ito. Yan. Siya ang nagpapaikot dyan sa kanya para mag-pump siya, para umakyat yung langis natin papunta rin sa taas. Doon. Mag-circulate siya pa ganun. Tapos pati dito sa mga pulley, meron niya ng ano. Tapos ito nga pala guys, dagdag ko na lang. Ito pala sa stages ng makina natin ito. Kung gusto nyo palakihan, kung gusto nyo palitin, ito yun. Ito dito kayo mag-adjust. So, yun na muna siguro guys sa ngayon. Basta, ulit-ulitin nyo na lang ito ng video natin na to kung nalilito kayo para makabisado nyo. Wala nang ibang dahilan dyan kundi ito lang. Nag-iisa lang yan, wala nang iba. So guys, hanggang dito na lang ulit muna. Maraming salamat sa inyo sa panonood nyo. So guys, yun na muna yung ituturo ko sa inyo ngayon. Sana may matutunan kayo dyan. Tapos kung nalilito kayo, ulit-ulitin nyo na lang yung video natin para malaki ang pakinabang nito guys sa atin kasi bilang ka-tailor, isa yun sa pinaka-importanting bagay na kailangan natin malaman na pinaka-secret natin ng nating mga tailor na wala pa kung sa mga baguhan na wala pa masyadong experience tungkol dyan. Okay lang sa mga kagaya natin, kagaya ni Randy Taylor na medyo bihasa na itong pagdating dyan sa mga ganyan kasi experience na, mahaba na experience ko. Pero sa mga baguhan, ulit-ulitin nyo lang itong video natin para may matutunan kayo, para ma-i-apply nyo sa sarili nyo. Kasi, at magagamit nyo rin kung minsan may time na kagaya ng nasabi ko doon sa mga unang video ko na wala si maintenance, kung pumapasok tayo, mas maganda na malaman natin yan para at least tayo na mismong makakagawa ng paraan. Di ba guys? Tayo mismo yung makakagawa ng at least hindi mapipinding yung araw natin. Kumbaga sa no, continuous siya. At saka at the same time, pag-iingat na rin yan sa ating sewing machine para mapangalagaan natin ng maayos. Kahit luma siya, kahit mga luma, medyo matitibay siya kasi namiminti natin ng maayos. Diba guys? So yan na muna. Maraming salamat sa inyo.